mahirap para sa babae na maghabla ng rape sapagkat kapag sinabi niya na siya ay na-rape, karaniway tinuturing ng husgado na ito'y sapat na ebidensya upang patunayang naganap ang krimen. Kaya't mas mahirap para sa akusado kahit na inosente na pasinungalingan ito. Ngunit may mga kaso bang kahit sinabi na ng babaeng siya'y na-rape ay mapapawalang sala pa rin ang akusado? Kailan ba ito nangyayari at ano ang dahilan? Para sa kasagutan po, tunghayan natin ang ating kaso ngayong hapon. Ang tagal naman ni Mami. Oo nga eh. Ay, teka nga pala, Misty. Punta natin si Clara. O, paano, sige, mauna na kami ha. Oh, sige. Lorna, may kasabay ka bang uwi? Oh, Marlon, anong ginagawa niyo dito? Wala, kasi naisip ko lang, baka kasi wala kang kasabay. Eh, hatid sana natin kasi baka gabi hindi. Hindi, okay lang ako. Sigurado ka? Akin lang. Pare, save na to, pare. Akin to eh. Oh, sige, sige. Asa nga pala, Lorna? Si Janus. Janus si Lorna. Hi. Ay, sino ba hinihintay mo sundo? May boyfriend ka na ba? Mami ko, sabi niya kasi susunduin daw niya ako eh. Eh, ano oras ka ba niya susunduin? 4:30. Eh, 5:30 na eh. Sabi ko na nga ba eh. Ano? Mami ko, hindi daw niya ako masusundo. Ba't kasi naiinis ka? Mali mo, may importante silang lakad. Eh, tama ba naman yun? Muntik na nga akong marip, tapos inuuna pa niya yung mga tiya ko. Alam mo, huwag ka nang mainis, okay? Gusto mo, eh, ako na maghahatid sa'yo. O, di ba, susunod, ako na lang maghahatid sa'yo palagi. Para hindi ka na umuwi mag-isa. Lagi ka na bang tagapagligtas ko? Eh, kung gusto mo ba eh. O, paano? Tara na? Eh, paano din yan? Alis na muna ako kasi alam naman, tatlo pa tayo, di ba? Buti pa nga. Sige, Lorna, tara. Sige. Alam mo kami, kumpleto pa. Daddy ko, martial arts instructor. Yung mami ko, sa bahay lang, nagluluto. Pero malungkot pa rin. Isa lang akong anak. Ako rin naman mag-isa eh. Bata pa lang daw ako nung nawala ang daddy ko. Hindi ko na nga siya nakita or nakilala eh. Anong nawala? Ang daddy mo? Nawala. Basta hindi na lang nakita. Hindi namin alam kung buhay pa ba siya o patay na. Ngayon, after 16 years, tinanggap na namin na patay siya. Bakit? Lalo. Kasi alam mo, parang malungkot, di ba? Malungkot talaga. Ako nga sa bahay, lagi na lang akong mag-isa. Pag-uwi ako galing sa school, wala akong madadatnan kasi si Mami palaging nagtatrabaho. Basta malungkot. Bata pa lang ako. Ganun na ako eh. Buti, hindi ka na pasama. Yan naman ang hinding-hindi ko gagawin. Yung mga nagpapapansin ang gagamitin, drugs, not my type. O paano? Ito na ang bahay ko. Okay lang yun. Diyan lang naman ako nakatira. Gusto mo pumasok ka muna? Halika! Hindi na. Nakakaya sa mami mo. Tsaka baka wala pa yan dyan. Tsaka mas maganda yung makukuha natin yung trust niya. Para okay, di ba? Sa bagay. O sige. O paano? Uwi na ako. O sige. Okay, bye-bye. Ay, Marlon! Oh. Okay. Yung gamit ko. Oo nga pala, no? Gamit mo pala to. Sorry. Sige. Bye-bye. Ingat. Okay. Ito. Kanina ko pa inaantay ito eh. Ayan na, sige na. Kumain na kayo ng kumain. Iho. Kain na, anak. Wala nang pansinan, ha? Galit-galit na tayo. Kumain kayo ng kumain. O, ikaw yung hotdog, Iho. Masarap yan. Siya ang nagluto niyan. Sige na. Sigurado, masarap to. O, kumain ka na ng kumain. Para naman ang hirap lutuin yan. Mangga, apples. Iho, thank you. Orange, ha? Ikaw naman, parang nahihiya ka pa. Hindi bagay sa'yo. Ayun. Okay. Pinapay! Anak,
May nagdo-doorbell. Tingnan mo muna kung sino yan. Sandali lang, ha. Yeah. Ayaw mo ba ng fruits? Ay, kaiho ng fruits. Sino ho sila? Hello. Nariyan ba si Linda? Mami! May bisita ka! Sino daw? Sabihin mo si Romulo. Romulo? Ikaw ang daddy ko? Mami! Bakit ba? Sino ba yung... Anong ginagawa mo dito? Bakit ka pa bumalik? Linda, patawarin mo ako. Gusto ko sanang bumalik sa inyo. Kayo ang pamilya ko. Kailangan ko kayo. Gabi ah, nagkaroon ng drama sa bahay. Okay lang. Kumusta na? Ito, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko eh. Siyempre, natutuwa ako dahil nakita ko ang daddy ko. Pero nandiyan yung galit. Pero mo 16 years siyang hindi nagpakita sa akin. Parang hindi ako importante. Alam mo, naninibago ka lang eh. Baka naman siguro, ano ba nangyari sa kanya? Ayun, nagkaroon ng ibang pamilya. Pero ngayon, bumabalik siya sa amin kasi hindi na daw niya kayang hindi kami makita. Alam mo, Marlon, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko eh. Siyempre, matagal ko nang inaasam siyempre ang magkaroon ng ama. Pero ngayon nandun siya, parang hindi ko maintindihan kung ano yung mararamdaman ko eh. Galit ako sa kanya. Alam mo, nakakapagtaka, no? Bigla siya nagbalik. Baka naman siguro may rason. Bakit? May dumibaw sa mukha? Hindi, wala. Tama na nga, nako-conscious ako eh. Hoy, pare! Ay, pare. Alam mo ni Storbo? Alam mo, pare, napaka-wrong timing mo sobra. Sorry ah. Mahalay ko ba ako nun? Okay lang. Hindi ka naman nakaka-Storbo okay, eh. Oh, nahihaya mo na ba siya, no? Lorna? Hindi pa eh. Oo, uunahan mo na naman ako. Hindi mo na! Hindi, may gusto sana kasi akong sabihin sa'yo. Yayayain sana kita na... Alam mo na. Saan? Sa self-defense. Kasi daddy ko yung instructor eh. Para din sa'yo yun. Oo, lalo na sa tulad mo maganda. Dapat may alam ka kahit konting self-defense para... Nadi-defend mo sarili mo, di ba? Oo nga, kaya ngayon ang sinasabi ko eh, ano, sasama ka ba sa amin? O sige, total, palagi naman tayo magkakasama eh. Pasok, first base, man! First base! O paano, tara, kantin tayo! Treat ko kayo! Baka naman magugas kami ng plato niya, na? Hindi, ako bahala. Sigurado yan. Sige, gutom ako. Kasi bata pa lang ako, tinuturuan na ako ni Daddy. Talaga? Eh, teka muna, bakit tayo lang nandito ngayon? Wala kasing training ngayon. Gusto mo, turuan na lang ito ng basics, kahit konti. Sige. Yung madadali lang, ha? Okay. Hindi, kamay mo ang posisyon. Ganito ba? Dito, Dad! Siya nga pala, si Lorna. Lorna, Daddy ko, Dad, si Lorna. Kaya pala ikaw cute, Marlon, eh. May pinagmanahan. Nag-blush! Pareho pala kayong mahiyain. Hi. Nice to meet you. Siguro, ito yung kinukwento mo sa akin, ano? Kinukwento? Naku, Marlon, ikaw talaga. Kinukwento mo pa ako. Nakaka-flatter naman. Hindi mo lang kinuwento sa akin, eh. Maganda pala to si Lorna. Thank you po.
Naku. Naman! Nakakaya ka na! Huwag mo na ako pupuin, ha? Ang gusto ko sa mga estudyante ko, parang barkado ko na lang. Ayokong pinupot. Tumatanda lang ako niyan. O, paano? Alis mo na ako, ha? Huwag mo na magbantay dito. Opo. Sige. Sige, Dad. Sige. Ginabi ka yata. Lorna? Yes, Daddy? Pwede ba tayo mag-usap? Tsaka na lang, marami pa kasi akong assignments eh. Sige na. Kahit sandali lang. Alam mo, anak. Marami tayong dapat pag-usapan. Kaya lang, nahihirapan kitang abutin. Alam ko may kasalanan ako sa inyo. Iniwan ko ang mami mo. Pati ikaw. Sana mapatawad mo ako. Lagi kitang naaalala. Lagi kitang naiisip. Nasa isip ko. Yung bata. Yung baby. Di siya lumalaki. Pero hindi ko siya mayakap. Dahil malayo siya sa akin. Anak, pwede ba kitang mayakap? All these years, hindi kita nahawakan. Dad! 16 years! 16 years mo kong hindi nakita. Tapos ngayon babalik ka? Noong mga panahon yun, akala ko patay ka na. Tapos ngayon? Ngayon gusto mo parang walang nangyari? Ganun ba? Nagsisisi na ako. Sana naman patawarin mo na. I hate you! Pasalamat ka, tinatawag pa kitang daddy. Dahil lumaki akong walang kinikilalang ama! Lorna? Galing ka na balik. Jaya, kung re. Ano? Halika, i-rehendo muna tayo. Yes. Dad, susunod na lang kami. Okay, bahala kayo. Ako, mauna na. Katog na ako. Go, go. Sige. Sorry na. Sabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Sorry na kasi. Ano? Huwag na lang, nahiya na ako eh. May gusto ka sa akin. Tapos gusto mo akong ligawan. Ha? Di ba yun ang gusto mong sabihin sa akin? Marlon, huwag ka nang mahiya. Tsaka huwag ka mag-alala. Gusto rin naman kita eh. Ibig mo sabihin? Girlfriend mo na ako. Boyfriend naman kita. Tara na, baka maubos na tayo ng merienda. Yes! Yes! Woo! Tara na! Ako ba parang bata eh? Nagulat lang ako. Natin. Huwag na. Baka magbagong ending. Ganito na lang. Dadagdagan ko na lang ang ending. Mata na! Halika na!
good news ako sa inyo. Oh, ano naman yun? Sinagot na ako ni Lorna. Wow! Oh, ang bilis ah! Parang high side kid. Siyempre ako pa! That's good news, ha? Iwan yun. Mail lang po. Oh, ayan na naman yung po mo eh. Ay, nako iha. Magbigyan mo na. Ayaw niya na nagpo-po sa kanya dahil ayaw niyang tumatanda. Alam mo, kailangan magprosigay mo yung lessons mo. Black belt ito si Marlon. Kailangan matalo mo yan. Oo, mahirap na. Magdududaan pa ba ako? Wala naman akong samang intensyon kay Lorna eh. Mm-hmm. Mas maganda na yung sigurado, di ba, Lorna? Tama. Kaya, Lorna, tuturuan kita ng advanced lessons. Yung makakatalo niya sa black belt, eh. Meron pa ba nun? Oo! Kaya, ipolish mo yung mga basic skills mo. Para matalo mo itong mayabong na to. Dad naman! Sira ka na. Paano? Okay ka lang doon? Okay na okay lang. Okay. Siyempre. Wait, iba mo lang din dyan. Chikahin mo itong pagtaad ako. Bahala ka. Ano ba yung mga paya sa akin? Mahal na mahal ito yan. Ilang gusto ko siya. You're the man, you know what I'm saying? Diego. Hindi pa rin eh, alam mo. Level mo sa male boss, level mo. Then, okay? Straight, eye level, okay? Eye level, tension, okay? Tapos may solar plexus siya, yan. Okay? Okay, go. Sige, ulit. One more time. Go? Okay, go. Lorna. Okay, wait. Makinig ka, bend mo to. Straight, ha? Tension, okay? Eye level. Sa may... Teka. Yeah. Side. Sa middle solar plexus. Eye level, okay? Nakikinig ka ba? Okay, sige. Eye level, solar plexus, stand mo. Okay, ngayon, panoorin mo ako, ha? Isang motion lang para makita mo yung motion ulit, okay? Okay, dyan ka lang. Dito muna tayo, di ba? Tapos. Okay? Straight, eye level, bend yung elbow, may tension dito. Knife hand middle block ang tawag dyan. May Pama? Tension din dito. Mm-hmm. Kailangan may tension dyan eh. Kasi block ito eh. Tapos eye level lang parati. Okay? Tapos dito ang kamay, itong right hand, sa may solar plexus. Dito? Yeah. Kuha mo? Ulitin natin. Ikaw naman. Kuha mo na? Sige. Again. Let's do it again. Okay. Ready? Go! Hindi ko pa rin nakikinig eh. Alam mo, ganito. Okay. Bend. Okay. Bend. Eye level. Eye. Okay. Eye level. Straight. Tension. Yeah. Tapos ito, solar plexus. Okay, dito. Tapos yung, tinum yung kamay mo. Wala dito, Dan. Dani na lang. Ito, Dani. Dito ba talaga to? May problema ba? Wala naman. Alika, kumain ka na ba? May extra sandwich ako dito. Gusto mo? Kumain na ako. Parang may tension. May problema ka siguro, no? Mabuti na lang nandito ka.
Sabi na nga ba, may problema kay. Ang daddy ko nasa ospital. Oh, bakit daw? Hindi ko alam eh. Basta kanina bigla na lang siyang nag-pass out. Noon pa man feeling ko may sakit na siya eh. Ayaw lang siguro sabihin. Mamaya pupunta ako sa ospital. Titingnan ko. Gusto mo samahan kita? Okay lang. Marlon, bakit ganun? Bumalik na nga sa amin ang daddy ko, pero hindi ako naging masaya. Akala ko siya na yung hinahanap ko na magbibigay sa akin ng saya. Hindi pala. Tapos ngayon, hindi pa kami nagkakaroon ng oras. May problema na naman. Ano ba talaga? Alam mo, Lorna, mahirap ipaliwanag yung mga ganyang bagay. Feeling ko galit sa akin ng Diyos eh. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Nandito naman ako para sa'yo, Lorna. Mabuti na lang nandyan ka. At least sa'yo, nagiging masaya ako. Marlon, wag mo akong iiwan, ha? Kaya mo. Hindi kita iiwan. Salamat naman at sinamahan itong anak ko dito. Wala po yan. Ano daw ang sakit niya, Mami? Lorna, bakit ganun? Ang tagal na wala sa atin ng daddy mo. At ngayon bumalik siya. Nawawala na naman sa atin ng daddy mo. Mami, bakit? Cancer of the liver. Ilang buwan na lamang itatagal ang buhay niya. In a few days time, pwede na natin siyang iuwi. Dahil hindi na siya kaya magalingin ng mga gamot. Malala na ang sakit ng tatay. Dear Danny, ito na siguro ang unang beses na gagawin ko to. Hindi ko lang mapigilan ang nararamdaman ko. Gusto kong magpasalamat sa pagtingin na binibigay ninyo sa akin. Salamat at tinuturing niyo akong kasama sa inyong pamilya. Pero higit pa ron, ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na yata kita. Hi, Lorna. Mamaya na lang, hintayin natin mga klase mo. Okay. Salamat, ah.
Sa sulat? Sa bulaklak? Wala yun. Gusto lang naman talaga kitang pasalamatan eh. Lorna, yung tungkol sa sulat? Bakit? May gusto kang sabihin? Kasi yung sa sulat, ha? Oh, nandito na pala si Lorna eh. Kaya ako pa namin hindi sa school ah. Sorry ah, akala ko kasi nauna na kayo eh, kaya tumuloy na ako. Okay lang yan. Sige, bibihis muna kami, Dad. Lorna, sumuna namin kayo. Okay. Yung tungkol sa sulat? Oo, mamaya na lang natin pag-usapan. Nandito na si Marlon, ayoko marinig niya eh. Ikaw, kung ano man yung nandun sa sulat, yun talaga ang nararamdaman ko. Mismong nagsabi na parang hindi ka tumatanda. Sigurado ka, okay ka lang? Oo naman. Eh, ikaw nga yung hindi mukhang okay dyan eh, no? Mabuti pa, pumasok ka na sa loob. Hindi, hintay na lang ito makasakay. Huwag na, okay na ako dito. Si Janus kasi umuwi ka agad eh. Sorry nga pala, buruan ako ni Daddy. Wala yun. Marlon? Pa? Marlon! Ako, mabuti pa anak. Pahinga mo na yan. Baka mamaya mag-grab yan. Sige, ako nang bahala mag-atid ka lang. Sige pa. Yan. Ah, sige. Bukas na aircon sa kwarto mo. Opo. Pahinga na, ha? Opo, mami. Lorna, hindi ko nagustuhan yung nakita ko kanina. Huwag na sanang mauulit yun. Dahil kapag naulit pa yun, isusumbong kita sa boyfriend mo. Eh, hindi naman ako ang naunang magpakita ng motibo eh. Ang asawa mo. At pinatulan mo naman! Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pwes, kung ano man yung pumasok sa kokote mo, pwede ba burahin mo na bago pa magkagulo tayong lahat? Mami, pwede ko bang makausap si Daddy? Matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo eh. Kinimkim ko for 16 years. Daddy, mahal na mahal ko po kayo.
Alam ko naman yun, anak. Mahal na mahal din kita. Pasensya na kayo ng mami mo, ha? Noon, hindi ko kinaalagaan. Ngayon naman, ako pa ang inaalagaan ninyo. Huwag kayo mag-alala, Daddy. Aalagaan ko kayo. Salamat, anak. Salamat. Pasensya ka na, hindi ka natin ni Marlon. Masama kasi pakiramdam niya. Salamat na rin sa'yo, Danny. Thanks for the ride. O paano mamaya? Pupunta ka sa bahay? May special lessons tayo. Special lessons? Talaga? Ay. Bukas na lang, para hapon ang pasok ko. Para sa umaga tayo. O, sige. Salamat ulit. Okay. Sana maulit. Mm. Bye. Sabi ko sa inyo, eh tingnan nyo naman, oh, pati daddy ng boyfriend niya, inilalandi pa niya. Ay nako, kung ako kay Marlon, ay nako, hahanap na lang ako ng iba. Hindi yung kakumpetensya pa niya sa sariling ang ama, no? Alas ko talaga niya, ay nako. Oo nga. Ikaw na nga. Alas ko talaga niya. Sige, akit ka muna sa taas. Pahinga ka muna. Lila, dito muna ako. Panonorin muna na kayo. Hindi, okay lang ako, Marlon. Sige, makiat ka na. Pupuntahan na lang kita pagkatapos. Sige, Lorna. Pagbuti mo, ha. Strict to instructor natin. Sige. Magbibihis lang ako sa dali. Sige. Marlon. Huwag alalahanin yun. Masuluri sa akin yun. Huwag, Danny. Danny, huwag. Daddy, I love you!
Sino ang hinihintay mo? Si Marlon o si Dan? Ano bang pakialam mo? Wala naman. Kahiya lang na eskwelahan. Eh kasi ba naman, baka naman sabihin nila na lahat ng babae dito eh katulad mo. Pwede ba? Huwag mo akong pakialaman. Gagawin kong gusto kong gawin sa buhay ko, gawin mong gusto mo. Eh kung sabihin ko sa'yo na gusto kong awayin ka ngayon, ha? Eh di gawin mo nang mahanap mo ang gusto mo. Ah, ganon. Eh di ang yabang din pala ng dating mo ngayon, ha? Akala mo kung sino ka. Look who's talking. Tingnan mo muna yung sarili mo sa salamin at ang makita mo kung sino ang lumulobo ang mukha sa kayabangan! Yabang mo, ha? Next time, galingan mo ang timing para hindi ka natatapal! Bye, Leia. Pick it up! Humanda ka. Bye! Halika, atin na kita. Ang aga mo yata. May sasabi sana ako sa'yo eh. Ano yun? Kung pwede, huwag mo muna sasabihin kay Marlon. Ayokong mawala respeto niya sa atin. Hindi naman ako ganun katanga, Danny. Gugutom ka ba? Depende. Di-treat mo ba ako? Oo ba? Halika. Oh, sige. Treat mo ako, ha? Oo. Oh. Saan tayo? Ay nako, andito na naman tong babae to. May boyfriend na, may daddy ay, pa. Ay, yung sinasabi niya. Halik ka na nga, kadiri kasi dito. Alam mo, Lorna, palagi ko na lang naririnig na pinagchichismis ang kayo ng daddy ko eh. Hay nako, Marlon. Naiinggit lang yung mga yon. Kasi nakita nilang hinatid ako ng daddy mo dati. Nung may sakit ka. Eh bakit? Kung ano-ano na lang mga naririnig ko sa'yo. Eh, alam mo naman ang kwento. Lagi na lang nadudugtungan. Huwag mo na silang intindihin. Ako na lang ang intindihin mo. Sige. Sa kantin tayo? Tara, gugutom na rin ako. Kain na lang tayo. Sino? Sino may kagagawa niyan? Nano! Buntis ka! Sino may kagagawa niyan? Si Marlon ba? Ha? Si Marlon? Halika! Punta ka natin sa mga magulang niya! Si Marlon! Si Danny! Sino ba Danny? Daddy ni Marlon. Malahiya ka! Hindi kita pinalaki para magkaganyan ka! Bakit, Mami? Sino mo lang pala sa akin? No one's ever there! You never listen to me! Tapos ngayon nangyari sa akin to. Sana pati kayong dalawa magsisi! Lorna! Lorna! Makaraan ang 4 na buwan nung hindi na maitago ni Lorna ang kanyang pagdadalang tao, isiniwalat na niya ang nangyari sa kanya at hindi naman nag-aksaya ng panahon ang kanyang mga magulang na magsampa ng habla laban kay Danny. Sabihin nito. Pare, huwag kang mag-iskandalo dito. Pare, madami tao. Bakit mo dinimanda ang daddy ko? Anong rape ang pinagsasabi mo? Pare, tama na. Oo, Marlon. Nirape ako ng daddy mo. Alam mo, Laura, napakasinungaling mo eh. Hindi magagawa ng daddy ko yun sa'yo.
Eh, nangyari eh. Anong gagawin ko? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natatakot ako. Lorna, sinira mong buhay ko. Sinira mong buhay ng pamilya ko! Sorry, Marlon. Wala na akong magagawa. Lorna, siguraduhin mo yung sinasabi mo. Masama ito. Taekwondo instructor ko po siya. Pinapunta niya ako sa bahay nila isang araw. Para daw sa special lesson. Pinapasok niya si Marlon sa kwarto. Boyfriend ko siya. Umalis ka agad si Marlon. Tapos bago magsimula yung special lesson namin, pinasok niya ako sa bihisan. Tinutukan niya ako ng balisong. Tapos ni-rape niya ako. Pagkaraan nun, nagbihis ako ulit ng school uniform. Tapos pumasok ako sa eskwela. Nung pauwi na ako, nakita ko si Danny sa may gate. Binalaan niya ako. Huwag daw ako magsusumbong. Kundi papatayin niya kami. Ilang beses niya itong ginawa. Kaya hindi ako nakapagsumbong kaagad. Imposible ho, ni-rape ko siya. Sa katunayan nga ho, meron siya sula sa akin na sinasabi niyang mahal niya ako. Nung minsan, binigyan niya ako ng bulaklak. At kung ano pa mga regalo, eh, hindi ko siya ni-rape. May relasyon ho kami. Ako nga yung boyfriend niya. Pero hindi ko talaga alam na may relasyon sila ng daddy ko. Minsan nga sa Filipino subject niya, meron siyang ginagawang komposisyon tungkol nga doon sa isang iniidolo niya. Yun nga, yung daddy ko. Pero hindi ko talaga alam na may gusto pala siya at may relasyon sila. Minsan nakita ko na sila magkasama. Nagduda nga ako sa mga kinikilos nila. Kaya pinagbawalan ko siya. Pero pinagpatuloy pa rin niya. Totoo, binigyan ko siya ng mga sulat. Pero umahangalong ako sa kanya. Sabi niya, huwag daw ako magsusubong eh. Natatakot ako. Sabi niya, hindi ko raw po alam kung ano magagawa niya. Kundi ako nabuntis. Isisikreto ko talaga to. Tapos ang mahaba at masusing paglilitis sa kasong ito, napatunayan ng walang duda na ikaw, Danny Labrador, ay nagkasala ng rape at hinahatulan ng hukumang ito ng reklusyon perpetua o pagkabilanggo ng hanggang 40 taon. Mababa na ang tiyan mo. Malapit ka na siguro, mga anak. Kabuwanan ko na next month. Nagpa-ultrasound ka na ba? Yes, Daddy. Lalaki.
Sayang. Hindi ko makikita ang paglaki niya. Daddy, okay lang ba sa'yo kung... gamitin ko ang pangalan mo sa baby ko? Alam ko, Daddy, hindi kayo proud sa akin dahil sa nangyari. Marami pa kayong dreams para sa akin. Marami pa kayong gustong mangyari. Pero nandito na to eh. Wala na akong magagawa. Pero kahit ganun, Daddy, sana pwede. Sana pumayag ka na gamitin ko ang pangalan mo sa baby ko. Lorna, hindi mo alam kung gaano akong kasaya. Thank you, anak. Thank you. O ano, masaya ka na. Nakuha mo na ang gusto mo. Wala na akong buhay, Marlon. Nasira na. Sinira mo yan. Hindi ko alam ba't pati lahat kami dinadamay mo eh. Alam ko naman na ginusto mo rin ang ginawa ng daddy ko, di ba? But ang pinakaayaw ko, idiniin mo siya ng rape. Marlon, gusto ko ng matahimik. Ayoko na dapat magsalita. Pero pinilit lang ako ng mga magulang ko. Ayaw nilang tumigil. Sila ang gustong magreklamo. Kailangan ko daw linisin ang pangalan namin. Para sirain ang pangalan namin, ganun. Hindi pa tapos ang laban, Lorna. Aapila pa kami. At sisiguraduhin ko sa'yo na mananalo kami. Patawarin mo ko, Marlon. Hindi mo alam kung paano ko gumante, Lorna. Humanta ka. Binaliktad ng Korte Suprema ang desisyon ng mababang hukuman. Walang sala si Danny. Ang mga sulat ni Lorna ay malinaw na nagpapakitang higit pa sa guro at estudyante ang relasyon nila ni Danny. Ito'y nagpatibay sa salaysay ni Danny na ang pagtatalik nila'y nangyari ng walang puwersa at pananakot sapagkat sila'y nag-iibigan. Pinagtibay pa rin ito ng testimonya ng classmate ni Lorna na nakakitang sila'y nag-holding hands at malapit pa sa isa't isa. Bukod dito, hindi dapat pumayag si Lorna na paalisin ni Danny si Marlon at bayaang maiwan silang dalawa lamang. Ito'y nagpapatunay rin na kusa ang pagtatalik ng dalawa. Ang ebidensya para paniwalaan ay dapat di lamang galing sa isang kapani-paniwalang testigo, kundi dapat kapani-paniwala rin. Salungat sa karaniwang karanasan ng tao ang kwento ni Lorna. Kaya't pinalaya si Danny ng Korte Suprema. Ginagawa mo rito, ang kapal din ang mukha mo ah. Marlon, please. Gusto ko lang humingi ng sorry. Patawarin niyo ako. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyo. Pero sana maintindihan niyo ako. Hindi ko kasalanan ang nangyari. Ang mga magulang ko lang naman ang nagpumilit na mag-file ng demanda. Alam kong wala kayong kasalanan. Pero dahil sa kakulangan ko ng pagmamahal, kung ano-anong hinanap ko, akala ko doon ako sasaya. Hindi pala.
Sana mapatawad niyo ako. Lorna? Huwag ka mag-alala. Pinatawad na kita. Lalayo ako. Hindi niyo na ako makikita. Mag-iingat sana kayo. Ikaw din, Iya. Mag-iingat ka. Marlon. Hindi natin mo kapatid ko. Oo naman. Ang pangalan niya. Alam mo, Lorna, gusto sana akong sabihin sa'yo. Tawarin mo sana ako. Nakalimutan ko na yun, Marlon. Nasa labas na ang daddy mo. Masaya na kayo. Masaya na ako. Sabi nga sa amin ni daddy, na noong mga oras na yun, naghahanap na ng kalinga ng isang ama. Eh, alam ko naman nagkasala ang daddy ko sa'yo, sa pagbato niya sa'yo. Kaya alam ko namang minahal mo siya eh. Tama na, Marlon. Tapos na yun eh. Hindi ba tayo tapos? Lorna, gusto ko sana ibigay mo sa kanya ang pangalan ko at sa anak mo. Kasi hindi ko tinatapos ang pagmamahal ko sa'yo. Salamat, Marlon. Salamat. Ang kredibilidad ay mahalaga sa buhay ng tao. Tulad ng karangalan, ito'y dapat alagaan. Kung ito'y aalagaan, maaaring tayo'y maligtas sa kapahamakan. Ngunit kapag ito'y nasira, wala nang taong sa ating maniniwala. Ang ating salitang makatotohanan ay ang pinakamahusay na sandata ng katarungan na dapat ipaglaban. Ang kasong inyong nasaksihan ay hango sa dokumento ng korte. Sadyang pinalitan ang mga tunay na pangalan ng mga pangunahing mga tauhan para sila ay mapangalagaan. You were there through some...